Hello, kamusta sa inyong lahat? This is Andrej Agas, nagbabalik para sa isang vlog upang itour kayo sa aking kwarto and quote-unquote recording studio. Ngayong araw marami akong gustong i-share sa inyo. Gusto ko yung itour sa lahat ng bahagi ng kwarto ko. Siguro ngayon nakikita nyo na yung mga nasa background ko, yung mga gitara, may isa kong ukulele dyan. Mamaya isa-isahin natin yan. At gusto ko lang kayo itour sa aking munting kwarto. Ano pang hinihintay natin? So, simulan na natin. Ayan, gusto kong simulan dito sa aking pintuan. May makikita tayo ditong parang poster na tungkol sa music. Parang inspiring lang siya kaya ko siya nilagay dyan. Nakuha namin siya sa UK 2 years ago. Meron din ako ditong orasan pero hindi ko alam kung gumagana pa. And wala lang, nakasabit lang siya dyan. Kung makikita nyo, yung nasa kaliwa, isa siyang Stratocaster na gitara. Galing siya sa Shopee, binili na namin siya noong 2 years ago din. And yung nasa kanan, yung tinuro ko is yung Telecaster ko. Itong Stratocaster, itong nasa kaliwa, sabi ko nga sa inyo, galing siya sa Shopee, binigay siya sa akin ng parents ko 2 years ba? 3 years ago. Pero medyo matagal na siya. And hindi siya kilalang brand, global lang siya eh. Pero okay lang naman yung tunog. Itong SQOE naman na Telecaster, binili ko lang siya last year dito sa Baguio. And ayan, makikita nyo yung reflection ng piano. Ayan, pupuntahan din natin yan mamaya. Ayan, gusto ko rin ipakita sa inyo yung aking acoustic electric na gitara na si Epi, ang aking Epiphone guitar. Yan yung aking pinakaunang gitara. Ginamit ko sa aking mga unang gig, sa mga open mic ko. Yan talaga yung naging kasama ko sa lahat, sa hirap at ginawa, sa lahat ng mga kantang na isulat ko nung una. Ayan, maraming nagtatanong ano yung liwa na sticker na yan. So mabilis ang kwento lang, yung liwa is galing sa Liwa Beach sa Zambales. Umattend ako sa isang songwriting camp dati, tapos bilang isang remembrance, kumuha ako ng sticker. At ever since nung songwriting camp na yun, nandyan na siya, yung sticker na yan, si liwa. May kita nyo isa siyang PR4ENA na Epiphone. At meron din siyang pickup na may tatlong equalizer, kumbaga. Ayan. 3-band equalizer. Yun pala yung gusto ko sabihin. Makikita niyo rin sa headstock, medyo luma na siya kasi nga antagal na ko na rin siyang ginagamit. At ayan. Itong susunod naman, isa siyang Yamaha classical guitar. Mas matanda pa to sa akin, guys. So, galing to sa lolo ko. 40 years old na tong gitarang to. Classical siya, so may kita nyo dito, isa siyang Yamaha G235 na classical guitar. Alam ko gawa to sa Hong Kong or somewhere in China din. Pero ang tagal na nito, 70s or 80s. Kita nyo, napaka-vintage tignan. And compared sa aking Epiphone na guitar, ito ay gumagamit ng nylon strings. So yung Epiphone gumagamit ng steel strings. Punta rin tayo sa aking mabilis ang setup sa aking piano. May kita nyo dyan ang aking bintana. Yan. May dalawa akong Pokemon dito. Yung una dito si Eevee, isang Pokemon, and si Squirtle. Medyo weird lang itsura niya. So, hello Squirtle. Ayan siya. At may makikita rin kayong dalawang painting dito and itong maliit na gitara na gawa sa mini Legos. Ayan, nandyan siya. Ganda rin ng bintanang to dahil may natural light siya. Ayan yung view sa labas. Hindi umuulan ngayon, buti naman. And ito, punta na tayo sa aking keyboard na isang Yamaha. So itong gamit kong keyboard ngayon is a Yamaha 61 key keyboard. Isa siyang Yamaha E363. Kung may kita nyo, dito ako nagpa-practice lalo na pag sa job ko bilang isang pianist, kailangan ko syempre mag-practice ng mga kanta. At gusto ko ipakita sa inyo itong mismong view ng corner na to. So kung may kita nyo, nandyan na lahat ng kailangan ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung gitarang yan. Kung magsistay kayo sa video, so abangan nyo. May isa pa akong gitarang, hindi napapakita. Anyway, balik tayo. Sabi ko nga sa inyo, itong corner na to sobrang productive para sa akin kasi nandito na lahat ng kailangan ko. Kung kailangan ko ng piano, andyan na siya agad. Pwede ako tumugtog. Kung kailangan ko naman ng electric guitar, pwede ko silang gamitin. May amplifier ako at may kable ako dyan. Yan, nakatago sila. Ready to use na rin. Kung acoustic naman yung gusto kong tunog, andyan na rin sila. And yung concept talaga dito is, hindi ko na kailangan lumayo. Kumbaga, pag may naisip akong musical idea, ready to play agad, ready to record na rin.
And maganda yun kasi alam ko, mas mabilis ako makapag-work. Punta naman tayo sa aking laptop at recording setup. Unang-una nandyan syempre yung aking keyboard na galing din sa Shopee. HP keyboard lang yan. May RGB pero hindi naman siya mechanical talaga. And may mouse din ako na umiilaw-ilaw para sa gabi mas madaling makita. Syempre bida talaga dito yung mic na gamit ko ngayon, which is an Audio Technica 80-20-20 condenser mic. Yan, ang tagal ko itong pinag-ipunan. May kita nyo dito. Ito yung ginagamit ko lalo na kung may recordings ako, mga voiceover tulad nitong video na naririnig nyo ngayon. Recorded siya gamit nitong 80-20-20. Ang maganda dito kasi nakabit siya sa boom arm. Ayan, tapos kung gusto ko mag-record gamit ng instruments ko, pwede ko siyang ma-adjust agad. Kunwari, gitara. Ayan, nailipat ko lang siya agad. And dito ko siya kinakabit. Yung condenser mic kasi kailangan niya ng audio interface at ang gamit ko ay Focusrite Scarlett Solo. May kita nyo, dyan ko siya nilalagay. Dyan pinaplug-in yung mic. Tapos yan, yun yung pinaplug-in sa laptop. So, ganyan siya nag-work. And, may kita nyo rin dito, meron akong kable. Yan yung XLR cable na ginagamit ko para makonnect yung aking condenser mic sa aking audio interface. May mga kable din dyan ng mouse at keyboard kasi hindi pa ako ganun kaayos pagdating sa cable management. May kita nyo rin dito yung aking laptop. Ayan. At ang aking maliit na orasan, relo. Relo pala yung tawag. Yung relo, yan na yung parang nagiging orasan ko tuwing nag-work ako. And si Torchic, isa na namang Pokemon. May kita nyo rin dyan, may nagbukas yan yung gamit kong software sa pag-edit, which is Reaper. Free software lang siya. And gusto ko rin ipakita tong mga improvised cable management solutions ko. May mga kable ako dyan na madalas kong ginagamit. And itong studio monitor headphones na Samsung SR850. Baka nagtataka kasi kayo, anong pinagkaiba niyan sa headphones na tulad nun? May kita nyo rin dyan yung PS4 ko. And yung headphones kasi na nandyan na nakikita nyo ngayon, it's a USB gaming headphone. Pero ang pinagkaiba, itong headphone na Samsung, mas flat yung response niya and mas neutral at mas maganda siya gamitin lalo na sa pagmimix ng music. And yan. Pupunta na tayo sa aking higaan. So may kita nyo dito, isa siyang double deck, pero hindi ako natutulog sa taas. Ang natutulog dyan ay yung tatlong Pikachu ko. Ayan, hello kayo kina Pikachu. And masyado kasi mataas kaya ayoko matulog sa taas. And dito ako sa baba natutulog. Bale, ayun yung kama ko. May kita nyo, may backdrop dyan na galing ulit sa Shopee. Marami kong nabibili sa Shopee na kung ano-ano. And may kita nyo dyan yung division talaga, no? Andun yung workspace ko. Tapos, unting lakad lang. Andyan na ako sa kama ko. So, kung pagod ako, pwede ako magpahinga dito. And yan, papakita ko sa inyo yung view. Kung ano itsura pa. Lalo na pag nagigising ako. May bintana kasi sa harap ko. And ayan, yan yung gumigising sa akin sa umaga kasi ang liwanag niya sa umaga. Nakikita nyo rin dito yung mismong bintana ko, yung view, at mga ilan sa mga awards ko na nakuha nung elementary at high school ako. May binoculars ako dito, ginagamit ko, wala lang, pang sightseeing. Ito yung view sa labas, diba? Parang pag kailangan ko ng katahimikan sa mundo, tumitingin lang ako sa bintana namin. Ang ganda rin dito, lalo na kung maulan, ganyan. Makikita mo, ang ganda talaga ng view. And, nandito rin sa aking bintana, yung aking ukulele. Na pinapirma ko yan sa mga kaibigan ko nung aking 18th birthday. So, ayan, may mga pangalan dyan. Shout out sa inyo. Kung nanonood man kayo. Gumagana pa yan. Pero, tinidisplay ko lang talaga siya dyan. Kasi, napaka nostalgic tingnan. So ayan, yan yung mismong higaan ko. Diyan ako natutulog at nagpapahinga. Munta naman tayo sa closet ko. Andyan yung mga damit ko hindi nyo na kailangan makita. Sa taas may gitara pa rin dyan, pero body na lang yon. And hindi na siya gumagana. And dito nakatago, may isa pang bintana dito. Pero ito kasi hindi nabubuksan. Ganda rin ang view, diba? Ayan. May mga nakatago ding mga laruan dyan. Sila Finn and Jake. And may mga mic stand ako na kailangan na pag
kailangan ko sila. Ayan, kinukuha ko na lang sila dyan. And magtra-transition na tayo sa aking work table. Ayan. Puntahan natin yan. So makikita nyo dito ngayon yung aking mga collection. Sa top shelf si Spider-Man at Final Fantasy characters, mga Pokemon. Second shelf and third shelf, mga kinulek ko since nung bata pa ako. And ito siya. Aside dyan sa aking toy collection dyan, meron din dito yung aking ukulele na gawa ng isa sa mga kaibigan ko, si Andrew. So shout out kay Andrew, napakagaling na artist. And meron din akong tinatawag na yan, yung toy collection ko. sorry, ayan. And yung aking watch and yung aking guitar lately. Sa mga nagtataka, ano yung guitar lately? Para siyang guitar na ukulele. Para siyang size ng ukulele pero 6 strings kasi siya. Nakuha ko siya dito sa Baguio 3 years ago. Ayan. Ginagamit ko rin siya from time to time. Ayan, balik na natin kasi baka kung ano pa mangyari. May kita nyo rin dito, itong work table ko, dyan na talaga ako nag-work. Kung may mga kailangan akong assignment na may solving, ganun. May kita nyo yung libro ko, nandyan na siya. Calculator ko, naka-ready na rin. And ayan, andito rin yung album ko. So shoutout sa mga bumili ng album ko. Nakabenta ako ng 20 copies nito. So thank you sa lahat ng mga sumuporta. And pinag-iisipan ko pa kung magre-restock pa ako. Pero yan yung aking first compilation album. And may mga kung ano-ano pa dito. And punta naman tayo dito sa isa sa mga console ko, which is yung DS Lite, diba? Hindi ko alam kung naalala nyo pa to, pero nung bata ko, isa to sa mga talagang pinagkaabalahan ko. And yung aking 3DS din. And ito, maayos pa naman yung condition niya and gumagana pa sila. Collection ng games ko dyan, halos puro Pokemon din lang lahat nilalaro ko. And may mga PS4 games na din ako kasi nagsisimula na rin akong mag-enjoy sa mga laro ng PS4. Ayan, yan ang aking work table. May mga kung ano-ano pa dyan. And nagagamit ko naman sila pag may mga assignment ako. At dahil nag-stay kayo sa duty ng video, tulad nga ng sabi ko, papakita ko sa inyo ang aking bagong gitara. Kung hindi nyo pa siya nakita before, ito yung isang hard case na gawa ng D&D, pero yung gitara ko ay isang Fender. So, tignan natin siya. So, itong hard case na to, tara buksan natin siya. Ayan, ready na ba kayo? Yan. Safe na safe dito yung aking Fender 235E na gitara. And nag-invest talaga ako sa hard case para ma-protectionan ito. Kasi syempre, investment rin to. Sana magamit ko ng mas matagal. And kailangan talaga protektado yung gitara. And ayan, minsan nilalabas ko naman siya araw-araw. Pero mas madalas siyang nandyan para safe talaga. Abangan niya rin siya sa mga susunod kong gig dahil mas gagamitin ko pa yan. At ayun na nga mga kaibigan, nakita nyo na ang aking kwarto and ang aking quote-unquote mini recording setup, lalo na ang aking music corner. Maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo. Sana ma-inspire ko kayong gumawa ng inyong mga sariling creative spaces dahil kahit artist man kayo, singer, songwriter, instrumentalist, maganda na meron kayong space para makapag-work sa inyong mga passions and para mas marami pa kayong mailabas ng mga kanta, pieces, and arts. Ayun, maraming salamat sa mga nanood and thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Sorry kung medyo magulo ako mag-record. And abangan nyo pa yung mga susunod kong hinanda para sa inyo. Susubukan kong mag-vlog tungkol sa iba't ibang mga bagay tungkol na sa music and sana ma-enjoy nyo rin sila. Yun lamang. Muli, this is Andrej Agas. Thank you for watching. Ingat!